Ano? Para lang maibalik siya sa mapa at ma-hype ulit? Ginawang scripted yung interview namin. O bakit di totoo, boss? O pakyo kayo kung di kayo aamin? Black, sabihin mo patay. Sasagutin ni Mot niyang yatap. Para lang ma-hype ulit yung estilo niya, pinagmukha akong tanga. Puta sa flip-top, hindi tayo ginaganto. Kung sa bagay, malaki na naihulog niya sa'yo. Ikaw si Mot, ang alkansya ni Phoebus. Halata naman sa biyak mo sa noo. Tingin nyo doon, brilliant idea? Kung matalino si Phoebus, di niya tayo paghaharapin sa first round. Kung matalino si Phoebus, di kanya papabodybag sa harap ng best crowd. Kung matalino si Phoebus, di kanya papalapas sa bagong ako na malag Greyhound. At walang undefeated dito. Parehas lang natin to na debut, kaya we're standing on the same ground. Gumawa ka ng kanta para sa mga nagsyashabu. Gumawa siya ng album para sa mga nagsyashabu. Pero di ka nagsyashabu. So paano mo yun pinagsusulat? Gumawa ng kanta para mamulat yung mga adik, eh matagal na yung mulat na mulat. Di ko sinasabing magsyabu kayo. Pero kung nanganong ma... di. Di ko sinasabing magsyabu kayo. Ang punto ko, mas dapat intindihin nyo sila. Hindi sila yung salarin. Lahat tayo adik rin. Yung inaadikan lang natin ng iba-iba. Para battle o kanta. Para panalo ka sa kalaban mo ah. Akusahan mo na adik, di ba? Kaya hipokrito ka. Imbis na yung sistema, kalabanin yung tinira mo mismo, yung biktima. Tol! Magkaiba kayo ng pinagdaanan. Sila sa kaliwa, ikaw sa kanan. Kaya wala kang karapatan para husgahan sila sa mga bagay na di mo pa nararanasan. Samantalang, sa kanta mong ginto, sinabi mong tumatanggi ka ng maayos, di ba? Kaya anong alam mo sa kalakaran kung di mo naman nasuot mga sapatos nila? Nga may sasakyan na. Kaya kung san-san na pumaparada. Pero wala ka pa rin lisensya sa takbo ng gulong ng buhay sa kalsada. Mga haliging inaanay, mga buhay inaalay, nagbabato ng bato lang sa ganun may bumalik na tinapay. Ano? Naging tulak yan, tulak ng kahirapan, sabi nga ni Balakid. Kaya bobo ka, alam mo bakit? Kasi liability mo na sa Cavite na dumadami na yung asset. Sarap mong lagyan sa ulo ng basket. Sabay iwanan bangkay mo sa streets. Tupac Makapili. Rapper na preacher, kaso nga lang din snitch. Maraming galit sa mga kumakanta ng adik. Kaya di malabong bumulagta ka ngayon dito sa pangil. Kasi nasa Cebu ka. Maraming nanonood dyan na parok sa Pasil. Bog-bog! Kinain tong kamao. Ika'y mawawalan ng kamalayan. Tsak inabot mong inabot kung usapan hand to hand. Ika'y magiging kawalan. Kahit tingin nila ikaw yung stronger. Pagkatapos kong mag-punch, sunod yung void. Tang ina, mali yung order. Ika'y nasa upper. Cut ng under. Dog, last pa sa ranking yung place. Knockout pa rin yung undefeated na MVP, Michael Venom Page. Kainin mo tong mga naipon ko na rage. Kahit magtawag ng enforcer, tsakulata. Well, snitches get stitches. At yun ang batas ng kalsada. Pasalamat ka na lang, amigo, na nagkaharap na tayo dito. Ngayon nasaktihan nila mga testigo na kaya ka na lang talunin na kung sino. Nasa sayo na yan kung papalaguin mo pa yung inaalaga ang 13-0. Kung yan na lang ang may pagmamalaki mo mismo, ba't di ka na lang magretiro? Haba ng round 2. Round 2, Mot! Let's go! Yo! Kung pinakinggan mo talaga ang mga kanta ko,
Alam mo dapat na nagmamalasakit ako. Kasi ako'y galing din ilalim. Pero sige, ako na yung may panalo ka sa total. Makakatikim ka sa akin. Sa mga di nakakaalam, galing na ako dito noong Disyembre. Rapolo, Turbohectic, Connection 4, tanda pa. Headliner mo, tat 6 3, tas nung si Jomar, di kasama. Tas laging tinitira si Apex, ginawang competitor sa bara. Ikaw nga sa sarili niyong hometown event kahit sa many more, wala ka. Kung ganun bilang kampyon, parang wala kang ang kwenta. Ang masakit, papunyeta. Balita ko kahit sa tiket, di ka pinayagan magbenta. Tang inayawa! Ha ha ha! Gagi kawawa, may nalalaman pang ra-ra-ra, tas di siya niyaya. Sa sariling lugar, OP, wala man lang booking na tinamo. Yang pagka-champion mo, corny, wag kang assuming tang ina mo. Porket dark horse sa tourney, maangas yung story. Wala yan sa narating o nilayo. Di mo masasabing maganda yung journey kung ang pangit ng touring nila sa'yo. Tas pinatato pa sa balat yung samahan nila, aba. Para kang nag-aksaya. Isipin mo yun, kampyon pa ng Luzon, inimbita't pinababa. Ngayon paano ka uubra? Kung sa sarili niyong ganap di ka man lang inabala, hindi ka pa nakadama. Yung mga kasama mong Bisaya sa Tagalog pa naghanap para lang sabihing asa ka. Pero baka nga abala, kasi may bagong pauso ko si Jay Black. Pansin niyo ba? Wala na yung panghudlom niya na get up. Kala mo laki ng pinagbago nung natuto magpa-haircut. Yung karakter ni Gago biglang naging good boy na na-airpat. Pero bilang kapo-ama, talaga namang nakakatuwa. Kadalasan sa battle, yung anak ina-angel, dama mo yung pag-aaruga. Nak, pag napanood mo to, sana proud ka sa akin. At ang mas nakakaluha, a few moments later, bigla mong iko-connect sa bars na nagsasabu ka. So, di ba? Ina-angel nga, nagsasabu siya. Ang galing mo, brother! Ang talinong father! Pangarap niya yata sa maliit na nasupling lumaking supplier. Oh. Pero seryoso, joking aside. Paano pag yung anak mo nagmature na sa life? Bigla ang magtanong sa mahal mo na wife. Ma, tatay ko pala si Jay Black, eh ba't ang lakas niya mag-whites? O ngayon, tumitig ka. Di naman sa dumidikta. Pero kung usapang pagpapakaama, dapat lang kumitid ka. Hindi yung mas committed ka. Mag-ingat sa bawat sasabihin, baka pati mali manahin. Responsibilidad sa pag-iisip ang mahigpit aralin. Kung sa edad lang susumahin, nakahihigit ka sa atin. Pero Father Time is undefeated, mas makinig ka sa akin. Kaya bago ko matapos, i-recap natin tong round 2 para sa plot ng story mo. Bilang champ, hindi ka icon at sa pagiging ama ang phony mo. Yung dalawang angel umaayon sa nagets mo yung logic, bro. Talagang hindi ka irerespeto bilang champion kung di mo nga ma-handle ng maayos yung trophy mo. Round 3! Jay Black, let's go! Tanginamot, naubusan ka na ba? Ha? Wala na ba? Ha? Tanginang to? Pag eto nanalo pa, putang ina nyo. Oh, usapang anak! Sige, ganahan ka. Napanood nyo yung fast money round niya sa Family Feud? Sabi ni Ding Dong, oh, handa na ba kayo sa makapigil hininga na fast money round? 20 seconds on the clock, please. Pwede mo nang iwang mag-isa ang bata sa bahay pag ito ay blank years old na. Go. Five years old? My God! 5 years old? Medyo bata-bata pa yan, pare ko. Habang si tatay nasa Family Feud, nagfi-feeling Post Malone, yung anak niyang 5 anyos, Macaulay, home alone. Kasi nga daw siya yung batang trumabaho ng 10 taon, kaya yung anak niyang 5 taon, dapat may trabaho na ngayon. Pero hindi. Subconscious niya yon na lumitaw dala ng pagkakataon. Kasi kung susumahin yung mga tiyong, 2017,
2024, 5 taon na siyang kampiyon. At yung anak na yon, personifikasyon ng pagiging irresponsabling MC mo at daddy. Flipped up dahilan kung ba't ka umani. Fans dumami, pero nagawa mo pa rin iwanan yung 5 taong nagpabago ng buhay mo para lamang sa fast money. Fast money! TF! Siyempre, mas malaki binayad sa putang inang to. Pero alam mo magkano inoffer niya sa akin para magpatalo sa'yo? Di mo alam? Di mo alam? Napakita lang ako ng 70% lakas. Kinabahan na siyang baka bumagsak at mamatay. Kasi nga daw sa finals, nakahanda na yung poster at ticket na pangalan ni Sixth Threat na kalagay. Yeah! Para sa fantasy ng mga nag-aantay, para lang masabing sa pinagdamot ni Anigma na mati-up sila nagbigay. Nawala, kaso nawala ng tiwala investors mo ba? Bilang businessman, natural lang naman na matakot siyang hindi dumating yung ROI. ROI! Royalty! TF! Mga bagay na sa Facebook di dapat pinangangalandakan. At kahit kailan, hindi niya mapapantayan si Anigma na buong puso tayong inalagaan. Nakita mo yung sponsors? Siyempre, malaki bigayan. Tayo'y pinakinabangan. Kaya si Anigma ba yung nagdadamot ng match-ups? O kayo yung di kontento kahit sa patas na paraan niya kayo binabayaran? Bubatanan! Bubatanan! Sa PSP! Ahon 10! Di ba sinet kayo ni Zack Maestro? O ba't umatras ka sa laban? Sinungaling na ako. O ba't umatras ka sa laban? Tingin mo wala ka nang dapat patunayan o maliit lang bigayan? Sumali ka sa PSP kasi walang record na nasa pamantayan? O baka peke ka lang talaga kaya wala ka nang dapat patunayan? Si Sixth Threat! Malinis na tatrabahuin ang kanyang bracket. Tapos, automatic na waiting na pala tong bata. Boss, ba't di mo na lang sila i-battle bukas? Ba't mo pa pinapahaba? Si Sixth Threat pa talaga yung gumedli? Mali ka ng yawa na niyaya. Alam mo naman anong nangyari sa huling naghamon ng champion na Bisaya! Dito mo piniling ibigay kasi mas malaki talay. Kaso kinabahan siyang baka ikay malasin. Habang di nyo naman makikita ang tunay kong lakas kung si Anigma hindi nagtiwala sa akin. Si Pibos nagbigay ng sasakyan. Kay Anigma galing yung gasolina. Siya nagbabayad ng kuryente mo habang kay Anigma galing yung bumbilya. Pinibilhan ka niya ng sapatos ka mo? Si Anigma dahilan ng takbo ng karera mo. Bayad na mga utang mo. Ultimo utang na loob na wala sa'yo. Pag sigurado na yung tsansa na manalo, dun lang siya lumalaban. Bilang kampiyon, hindi lang brand mo ang dapat mong inaalagaan. Undefeated sa unpredictable, di nyo makakailayan. Kaso iba yung di inaasahan sa hindi maaasahan! Body bag! Body bag, men! Sa pagkatalo lang ang tao lumalakas pa't lumalaban dahil ang baluting walang gasgas, wala pang napapatunayan! Tumatanggi sa laban to kasi iniingatan mo pangalan mo habang tumatanggi naman ako kapag mahina yung kalaban ko. Kaya matik na yung galawan mo. Deserve nila yung truth, man. Consistent pa talaga yung performance mo o sadyang wala lang ding improvement. Iba yung malimit manalo sa malimit magtrabaho. Iba yung malimit manalo sa malimit magtrabaho. Patunay ngang daig ng masipag ang tao na talentado. Kasi lahat kaya manalo. At ako ang patunay niyan, kaso
Lahat kaya manalo, pero di lahat kaya matalo! Round 3! Round 3, Mod, let's go! Hindi daw totoo na hindi tumanggi sa akin si Sixth Street. Kita nyo namang galit to. O sige, Boss Pib, susunod na event, iset mo. Congrats sa huli mong laban! Ang lakas mo nung ahon. Angas, biglang pinalagan yung matagal nang humahamon. Nahulaan mo mga banat, advance yung sulat mo, idol. Sa madaling salita, pinaghandaan mo muna, tsaka ka pumatol. Oo, yung pistol, di tumama, yung mga setup na ruin. Galing ba naman sa sunod-sunod na laban, daming ganap at tungkulin. Nung sa batang kiyapo, napasama, dun mo inasam na hamunin. Alam mo kasing ubos na yung bala, lalo't galing sa shooting. Oh, pero ikaw yung gumamit ng drama. Kesyo busy sa anak, busy sa asawa, tas sumusulat na aba. Pinagugulan talaga. Yung akala nyong nagpapakamagulang ng gugulang na pala. Sabay banat ng, hindi ako malakas, walang estilong tumatak. Pakurap-kurap pa ay sos. Mukhang iiyak para sa simpatsya gamit kasiraan niya at loss. Pwes bali wala mga sigaw kung sa sarili mo ikaw lang din ang bumastos. Ginamit mo lang mga floss mo sa round para sa round of applause. Palakpakan! Bigyan niyo ako ng katotohanan na hindi ko patanggap! Dame! Imbis mag-improve, ikaw pa nag-prove ng kahinaan mo, aneng? Ano yan, yung angulo, pinapapurol? Ulol, malabo ka diyang tumalim. Kasi prevention is better than cure, yan ang sumasalamin. Inuunahan mo lang yung sakit, halatang takot ka magpagaling. Pero ang mas malala, inakusahan niya yung 3GS na nagmamanipula ng laban. Kesyo nabubulungan yung mga judges o sila-sila lang din naghihiyawan. Samantalang, nung isabuhay ran mo nung quarantine, di ba puro 3GS lang din mga huradong nakasalang? Eh di parang siniwalat mo lang din yung dayaan na ikaw mismo na kinabang. Sa'yo na mismo nang galing. Suplado mga uprising, 3GS lang namamansin. O, paano mo de-deny? Mga nakapanood pa mismo makakapag-testify. Gumawa ng allegations, nagmukhang heavy lines. Pero nang betray si Bay, anong nag-backfire yung pistol? Baka friendly fire? Ano, snitch, masarap ba yung palakpak? Well, that's business. Talagang makukuha mo yung ingay kapag may chismes. Napasigaw mo, tagahanga. But not speechless, kasi desperado na sumikat, nagpaka-star witness. Kung usapan ay weakness, kung tutuusin, lugi pa nga ako. Kasi ako yung laging di nagpapadaig sa pandinig nila at rato. Kaya magkamali lang ng katiting, ang dami agad dismayado. Samantalang ikaw, lakas agad ng dating kahit di naman gaano. Makita lang nila na di ka nagpa-agrabyado. Kaya magkaiba tayo. Ikaw yung nagiging mahusay lang sa paningin kasi di inaasahan sa panalo. Habang ako, nakasanayan ng magaling kaya hinihintay na lang matalo. Kung ganun, bahala ng mainip yung mga puro antay. Isa pa rin to sa mga pauuwiin kung lumulupay-pay. Pinakita ko lang din na malabo tong kumantay. Kalaban lang na babasa mo ako pati sumusubaybay. At last, yung pagbabasa mong gimmick, halatang di pinag-aralan. Kasi kung di mo nga kayang magbasa ng tahimik, hindi ka pang silid-aklatan. Judges!